Go. Then, isa sa mga pagbubukas kapag ka nag-enjoy tayo, papakalatin yung daylight. Kapag nag-release kasi tayo, then, ano siya? Dito, 12 volts siya. What is, sa baba, ganun din. Yo, what's up? Welcome back. Ito yung kagulong motovlog, Pops M. Santos. So, today's vlog video, may nag-comment sa atin at ang sabi sa akin, paano kung sakali magkaroon ng problema ang ating tail lights. Ngayon, sa discussion na ito, ituturo ko kung paano nga ba kapag ang tail light natin, kahit hindi tayo nakapreno, naka-brake light siya. Or, nagpreno tayo, hindi siya nagbe-brake lights. Plus, sa kanya kasi, chichingin siya oil ko muna yung motor ko. Then, isa pa sa mga problema ng motor ko, para madagdag na natin sa ating discussion, yung sa busina. So actually, naka MOCC car horn, at hindi ko alam kung paano nangyayari na nagkakaroon na naman ng ganito ang ating busina. So i-discuss rin natin kasama doon sa discussion kung paano ba natin aayusin to. Kasi kung tatapon natin to, mga pap, sayang lang din. Pwede pa natin gawa ng paraan yan. Yan, patayin na natin. So, kung hindi ka pa na-subscribe sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell para update ka sa sulit ko ng video. So, start na natin ating tutorial in 3, 2, 1, let's go! So, pinapatulon natin yung ating langis. Siyempre, alam nyo naman, dyan tayo nagbubukas kapag nag-change oil tayo. Papaklasin na natin itong mismong head, chest, at head. Tapos, samaya, sasabihin na rin natin buksan itong sa tail light. Bubuksan na natin. Next, susunod naman natin ay yung head. Kaya yung head, 3, 2, 1... Alright, so bilis natin baklasin yan. Actually, ganyan dapat ang pagbabaklas. Pipitikin mo lang. Alright, so baklasan natin pareho yung sa mismong head at sa chest. Next natin babaklasin maya maya ay yung sa taillight naman. Pero sa ngayon, ito na pag-aaral natin. Yung mismong switch pagdating sa ating taillight. So makapansin nyo, meron tayo dito na wire. At ang wire niya is ito. Yellow, green, and brown. So, yung brown kasi nito, ito yung ignition. Tapos, yung green, yun yung ta-transfer. Kasi kung mapasin ninyo, ipigayin ko to, may makikita kayo sa loob. Ayan o. Yung parang mahaba, na kapag binitawan ko to, pipigayin niya. So, kailangan, kapag, so, tanggalin ko to. Tanggalin ko yung mismong switch. So, meron tayong parang ito, itong pinipiga ko na to, yung parang male type na switch. Ngayon, ang tendency kasi nito, ito yung nagko-connecta dito sa ating connection ng ating brake or ating tail lights. Ngayon, principle niya? Kapag hindi tayo nagbe-brake, nakalubog siya. Yung mismong connection nito dito, hindi siya nakapagta-transfer sa may kulay green na wire o yung green and yellow wire. Ngayon, kapag nag-release kasi tayo, nang nag-preno tayo, sa kanya kasi is release. Ano yun? Kabalik tayo sa kanya yun. Kaya pag nag-brake tayo, syempre, mapapakawalan to. Tendency nun, magkakaroon siya ng continuity, magkakaroon siya ng nagdidikit yung mismong linya sa loob. At doon nagtitrigger na yung brown and green ay nagkakaroon ng ng contact or nagkakaroon ng supply. Kaya tendency noon, mangyayari magki-trigger siya papuntang taillight natin. Tapos isa pa sa ano niyan, nagki-trigger din siya dito sa ating starter relay. So ngayon, kapag may problema to at hindi na sila nagkakaroon ng contact, tendency noon kailangan na natin palitan. So, paano ba malalaman kung sira na to? So, kayong iba, marunong kayo gumamit ng continuity tester or kung wala kayong continuity tester, ngayong gagamit tayo ng bulb tester. Tapos, yung dalawang linya na to, check nyo na kung magkakaroon ba ng supply or magkakaroon ba ng linya kapag nirelease, pag ganito, pag nirelease nyo to or kapag pinigaan nyo to,
kailangan wala siyang continuity. Dito malalaman natin kung paano ba yung sa continuity niya. So sa paggamit ng analog, ganito yan. Kapag may continuity ang isang linya, papalo yung ating tester. Next. Ngayon, check na natin itong linya na to. Yung dalawang socket. Pumalo siya, di ba? Tapos pag pipigayin ko to, mawawala. Sabihin, putol yung continuity, hindi tayo nakapreno. Pero pag nagpreno tayo, magkakaroon siya ng supply. Transfer lang yung linya. Galing dito, papunta sa kabila. Yun ang reaction netong switch na to. So, same thing dito sa kabilang linya. Ganun lang din ang pag-check. So, kapag hindi ganun ang naging reaction ng tester mo, ibig sabihin, sira na siya. Sa akin kasi, pwede mo itong i-repair. Kasi may ginawa na akong video para i-repair to. Ang ano ko lang, tingin ko mura lang naman to sa mga Yamaha. Kaya, yan ang muna. I-order muna lang. Medyo may katagalan, pero still, mura din naman. Titingnan naman natin, yung linya nito, babaklasin ko to para mapakita ko na rin sa inyo ang loob ng wire at madimanan nyo na, makabisado nyo na kung paano nyo siya babaklasin. So, bubuksan natin 3, 2, 1. Ika-class ko kasi ipapakita ko muna kung paano to bubuksan ng mga baguhan natin mga kagulong. So, mga kagulong, ito lang yan. Kapag gusto nyo siyang baklasin, ang tornilyo lang tatanggalin natin. Ito, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Yung ilalim, meron din. Anim. Pito. At walo. Pero to, pang siyam na. Kasi, tatanggalin talaga muna yan. Pareho yan. May pang sampu pa sa loob. Okay. Yan. Yan ang makikita nyo sa loob. Obserba nyo mga hugulong. Yung dito is brown, yung talagang ignition na. At yellow green para to sa brake. Siyempre, dahil konektado ang ating brake sa ating starter relay. Pasunin nyo yung starter relay natin. Meron siyang blue at yellow green stripe. So, ibig sabihin, trigger din yon. Kasi ang ating starter, makikita nyo, blue, positive, ano naman to, negative. Okay. So, sa ating taillight, dito tatakbo ang ating linya. So, kung mapapansin nyo, ito yung yellow green. Tapos, nakakonect siya, kung titingnan nyo siya, dito, siya yung gitna ng mismo lock. So, pinakasalubong niya is yellow. Diba? Yan o. Yellow. Yung yellow na yon, ito na yan. Tanggalin natin itong taillight. Okay. Yan, pihit lang. Pinihit ko lang yan. So, pansinin nyo. Meron siyang tatlong line. Yung isang line, kung kanina yung black is ground. Ito naman yung sa brake. At yung ignition natin is blue. Kasi yung blue na yan, yan ang trigger para pag nagbukas ka ng susi, magkakaroon tayo ng park light. Ito yung blue. Yung blue, mapapansin nyo, ito yung mismong linya. Blue. Blue. Ayan siya. Tapos, pagdating dito, babago na. Pagdating sa kabilang socket. So, kung testingin natin, kasi ito, blue. Ngayon, kung testingin ko, okay. So, ngayon, dahil ito na yung mismong positive ignition,
para sa tail light natin. At ito yung negative para sa ground. Yung kulay black. Ewan ko lang kung color blind ako. Parang brown siya eh. Pero iba yung brown dito sa ano, ignition itong sa ano natin, sa preno natin. Pero ganoon pa rin. Ito yung ating ground. At ito ang ating park light at ang ating brake light. So ngayon, kung sakali may mga kagulong tayo na gustong gumamit ng linya nito. For example, gusto niyo isabay siya, magkakaroon kayo ng additional accessories line pagdating sa motor. Wala mang problema mga paps kung isasabay niyo siya dito sa pagbukas ng motor or kung magpepreno tayo ng motor. Pero mas advice ko na i-ready niyo na yung relay. Gagamit kayo ng mga relay para bakit? Para mas safe yung ating mga motor. At kung sakali na magbago ang isip nyo at mas mataas na ang gagamitin nyo, wag lang magmumukha tayong ano ha, yung alitap-tap. Tenga guys, mga ganon na tatanggalin yung mismong pula tapos halos hindi na makakita yung nasa likod. Yan, wag tayo ganon. Ngayon, kung maglalagay tayo ng mga accessories na pwede naman natin gamitin, mga mahihina lang. Para sa akin, ako kasi gagamit na ako ng mga relay para mas safe. At re-recta lang ako sa mismong battery kasi gagamit ako ng fuse para mas safe. Siyempre, iwas tayo ng wire heat. Iwas din tayo ng shortage of voltage. Kaya mas maganda, gagamit tayo ng mga relay. So yun lang, magiging trigger natin dahil pareho naman busted to, ground na lang mismong sunod na part nun. Kaya the best na mag-relay tayo mga kagulong kapag gagamit tayo ng linya na yan. So ngayon, yan ang standard para kung sakaling check niyo yung motor niyo at kailangan sakong-sakto kung ano yung napakita ko dito sa motor ko kasi stuck na stuck pa itong motor ko. Hindi ko siya, walang putol para at least makita niyo kung paano ba. Yun ang dapat kapag nag-check kayo, yun ang makikita nyo sa motor nyo, sa wiring ng motor nyo para masabi nyo na okay pa siya at malamang baka switch lang yun or kung ano man yung pwedeng makita or baka wala lang matag ito, wala lang siyang continuity o wala lang siyang linya. Titignan nyo kung saan yung mismo linya na yun, baka lang di sa sakit na to, maluwag lang to. Yan, tatanggalin nyo lang siya tapos kailangan magka-dicate yung male and female. Ayan lang yan. Tapos, meron pa tayong isa. What if, kung nagpepreno ka at ayaw? Gusto lang yung mga kagulong. Kapag nagpepreno ka at ayaw niya mag-open, yung bulb kasi ng ilaw natin ay dalawa. Isang low at isang high. Ngayon, sa low and high na yan, dalawa yan pagdating sa mga bulb natin. Pero magkano tayo, may dinala ko rito na sample na pwede kong mapakita sa inyo. Itong bulb na to is single lang. Pero still 12 volts siya. What if itong bulb na to ang gagamitin natin? Kasi kapag ka pundido na to, makikita nyo putol na yan eh. Yung nasa loob na may putol yan. So kapag putol na yan, ano ba ang gagamitin natin? Siyempre, same neto lang din. Pero what if kung mabili nyo ay yung single lang? Ano ba magiging reaction para sa ating motor? So ngayon malalaman nyo na. Ang nabili ko pala ay dapat ganito lang din. Meron kasi kami na try ng mga utol ko na bakit nga ba ang nangyari? Sabi sa akin, tol, bumili ako ng bulb ng tail light. Hindi ko alam kung nangyari sa motor ko. Bakit daw pa nagpipreno siya? Yung... Hindi, ano ba nangyari doon? Kapag nag-i-start yata siya, pati yung ilaw tail light, sumasabay na raw eh, sabi sa akin. So, nagkakaroon din ng ano, ng reaction. Ngayon, chinek ko yung mismong ilaw niya, ang nabili niya, ganito. Hindi ko lang naitabi, sayang nga, dapat napakita ko sa inyo. Ngayon, make sure na lang mga kagulong na pagkabibili tayo ng mga ilaw ng ating tail light, kung gusto niyo stock, dapat dalawa. So kung gusto niyo naman ng LED, walang problema, mas maganda mag-LED na lang tayo kasi mas matipid nga naman siya pagdating sa kuryente natin at mas malinaw. At sana mga minatunan tayo mga kagulong. Tapos ito pa. Next na tayo sa pusina. So itong pusina to, may katagalan na rin siya kaya kung mapasin nyo,
paluma-luma na. Tuloy, nagpaparandam na nga ito, napapalitan na natin panibago eh. Ayoko muna, kasi pwede pa siyang pakinabangan. Masusulit pa natin yan. Paano ba natin re-repair yung ganito klaseng busina? Pwede bang sa battery natin, mahina na? Or sakaling baka itong busina lang ang problema natin? Itong busina kasi na to, meron itong tunuhan, itong MOCC. Kung mapapansin nyo, meron siyang tornilyo. Yan ang tunuhan yan. So, depende. Aalamin nyo kung luluwagan nyo ba o sisikapan nyo. Doon din sa ibaba. Tapos, pagpasensyaan nyo na, yan lang talaga ang location na kakayanin ng M3. Ewan ko lang kung may iba pang pwede makapag-suggest kung saan ba magandang location. Pero sa akin kasi, tested ko na. Okay naman dito. Di naman naapektuhan ang tunog niya. Sa ngayon lang kasi, ang sakit lang talaga. Kapag kasi nagbubusin na tayo, nagbabibrate, tingin ko lumuluwag dito. Kaya higpitan ko to. O, higpitan ko muna, higpitan. Natin na. Op. Okay. Wala. Yun. Yun. Okay. So, yan yun. Ikitan ko na lang siya rin sa part na to. Ganun din doon sa may baba. Ah. Okay na yun. Next. Yung ibaba naman. Sa baba, ganun din. Same procedure. Titignan nyo yung mismong busina. Itutunan lang natin. Maring humina siya, pero still, magagamit pa rin natin siya sa pang-araw-araw nating biyahe. Kaya, yun ang pwede ko pang maituro pagdating sa mga ganitong problema. So, ngayon, bali, papakap ko na itong motor ko, babalik ko na sa dati, at assembling ko na siya, at konting linis naman para at least gumanda-ganda naman ang itsura. Nagkapawisan ako. Medyo malisangan na makulimlim. Kapasin nyo, makulimlim siya. Hindi masiguro uulan. So, ito si Pops M. Santos. Sana na-enjoy nyo yung ginawa kong video at minatunan tayong panibagong kaalaman. Click nyo naman yung subscribe button at notification bell para update ka sa mga sulit kong video. At para makatulong naman sa ating channel. So, ito si Pops M. Santos. Ride safe, everyone. Bye-bye.